Hi, Ma'am Jackie. Ito po yung entry ko po sa pag-i-interview ng isang tao po. Ako po pala si Florian C. Dimiterio at ito naman po yung napili kong i-interviewin, si Miss Gemma Pastor, 50 years old po siya. Ma'am, ano pong trabaho mo sa ngayon? Namasukan sa kasambahay. Yung ano mo po, yung hobby niyo po o yung asawa niyo, ano pong trabaho? Wala po sa ngayon kasi may COVID. Nung wala pang COVID, ano pong trabaho ni Mr.? Construction worker. Oh, okay. So, hindi siya as in all day na may may trabaho? Yung parang may pinapagawa lang, doon lang siya nakakapagawa. Okay. May bibigay po akong tatlong tanong sa iyo, ma'am. At sana po, sagutin niyo po ito isa-isa. Ayos lang po ba? Ayos lang po. Okay, sige po. Number one po, ano ang pinakamabigat mong problema na dinadala sa buhay? Pwede sa'yo. Yes, pwede po mag-isaya nga. Ang problema po sa sa bahay namin, yung number one, pagkain natin, araw-araw, pangangailangan namin sa bahay. Yung problema po namin ay pagkain namin, pangbayad sa kuryente. Financial problem po? Oo. Ilan yung mga anak mo po sa bahay niyo, ma'am? Anak namin, apat. Yung apo ko, isa, lima lahat. Ah, okay. Number two na po tayo, ma'am. Number two, may pinagsisihan ka ba sa nangyari sa buhay mo ngayon? Opo. Ano po yung mga pinagsisihan mo sa buhay? Pinagsisihan ko po ay kalisod na mo. Ha? Ano po, ma'am? Yung kalisod na mo, pangangailangan araw-araw. So, nagsisi ka na asawa ka ng maaga? Parang ganun? Hindi po. Yung nagsisi lang ako sa pangkabuhayan namin. Pangkabuhayan namin kasi yung trabaho nila ay weather lang. Okay. So nagsisisi ka na hindi ka na pa ng magandang trabaho at yung asawa mo? Oo. Pero hindi ka nagsisisi sa nag-asawa ako? Hindi po. Number 3, ano ang maipapayo mo sa mga kabataan ngayon para sa ikabubuti nila? Ano pong may bibigay mong payo para sa aming mga kabataan po? Sa mga kabataan na hindi mo po kapamilya, ano pong maipapayo mo? Unsa'y mo ma-advise sa ilaha? Sa mga kabataan. Dili, sa mga bata na hindi mo paano-ano. Katulad ko, mga kasingidad ko, unsa'y mo mapayo sa amo? Unsa'y mo ma-advise sa amo? I advise ko, mayong pagtagad sa ila. Mayong pagtagad. Mayong pagtagad. Dapat mag-aaral ng mabuti, di ba? May pagtagad, mag-eskwela. Mag-eskwela. Tapos, taga-anok ba yung panglawas? Para makahuman ng eskwela. Yes, importante po talaga ang pag-aaral. Importante na mag-eskwela yun sila. Pwede sila maglakwat sa. Mag-eskwela yun sila para makahuman ng eskwela. At makahuman sa? At makapagtrabaho pagkatapos. Oo, at saka makinig sa mga magulang kung anong may papayo po. Oo. Meron ka pang gusto niyong tanda? Sige, ano pa pang idagdag mo, ma'am? Sa pagkaroon, may COVID pa. Yung trabaho ng asawa ko, weather lang. Tapos, yung araw-araw na may pagkain. Yun talaga yung mabigat na problema. Oo, yung mabigat na problema namin. Kasi wala kaming pag-ibig ng pagkain. Isang araw,
Ikaduha na lang pagkakaroon. Naghihirap talagang buhay ngayon. Lalo na malalo na may COVID. Yeah. Oh, hindi pa normal ang trabaho nila. Palisulgit tayo karon. Yes, yung sweldo mo po sa... yung sweldo kasi sa isang ano... Kasang bakay, hindi po kalakihan. At saka, konti lang siya. Saka, medyo hindi siya kasya sa isang pamilya. Lalo na kung maraming utang, di ba? Oo, oh, dili. Hindi talaga kasya. Kailangan talaga na may isa pang kapamilya na magtatrabaho sana. Pero sa ngayon kasi may pandemic. Kaya yun yung problema natin ngayon na mahirap makahanap ng trabaho. Ayos na po ba? Wala ka na po bang idadagdag na mga payo? Or wala na po. Maraming salamat po, Miss Gima, si Mrs. Gima Pastor. Ayan po siya. Sa amo kahintang sa una. Itapat ako mo kahintang sa una. Kay akong bana, istrita yung trabaho. Sa pagkaroon nga, naanay pandemya. Ako trabaho, awa, trabaho sa akong bana. Sa pagkaroon wala. Nakalisot ni karon. Sa among panginabuhian, busa ako, itrabaho na lang po ko kay, para maka dawat po ko sa akong sweldo, nangatulungan po isip mate, para makasalbar po ni sa among pagkaon matag-adlaw. Ya karon ang akong sweldo, makasweldo mangani ko, kulang sa akong utang, gahinan po na mong pagkaon, ya diligod may past mo. Ya na po ko yung mga anak, lima kabuok, na po yung ako isa, nasa amo ata na nag-ipon. Sila po, wala po yung mga trabaho. Punta na, mahuman na ang pandemya.